So ayun mga idol, unahin muna natin kung paano magpalit ng ating tail light. So kasi dun sa tatlo kong nabanggit, yung tail light, headlight, tsaka pag-alis ng spark plug, siya yung may pinakamadaling way para mapalitan. Since kailangan mo lang ng screwdriver para tanggalin yung dalawang screw dito sa red na taillight lens. So kapag natanggal mo na yung screw, puhugutin mo lang tong taillight lens at may access ka na dun sa mismong bumbilya kung papalitan mo. Simulan na natin. Pag natanggal mo na yung dalawang screw, hilahin mo lang siya palabas. Ayan mga idol, alis na natin yung lens na red ng taillight natin. Ganun lang siya kadali, wala ka ng ibang bubuksan sa loob o dun sa loob ng ating upuan. Pwede mo na siyang ma-access yung bumbilya mismo kung gusto mong palitan. Kung papalit ka, ipupush mo lang siya ng konti tapos i-cut mo counterclockwise. Maalis mo na yung mismong bumbilya, mga pops. So ito, genuine taillight bulb. So standard na filament bulb pa rin ang gamit ko, hindi LED, since yung mga ilaw ko kasi is puro naka-connect pa rin sa aking stator. So ayan, kung bibili naman kayo sa mga moto shop, meron naman sila 25 pesos. Pero based on experience mga sir, yung nabili kong 25 pesos lang, madaling natunaw yung dalawang pinaka-ground niya dito sa likod. Hanggang sa nasira na lang yung kinakabit ko. Kasi umiinit ito eh, itong bag na to. So, itong genuine na nabili ko, mas okay siya. It's mas matibay at mas matagal mapundi. So, ganun lang siya kadali. Kung ibabalik mo naman, medyo ipipress mo lang din siya ng konti, pupush pa loob, tapos iikot mo naman clockwise. Itatapat mo lang yung dalawang embossed na bakal na to dun sa dalawang uka sa loob. Tapos kapag nakatapat na, pwede mo na siyang iikot para mag-lock siya. So, ayun mga paps, nag-lock na siya. So, secure na yan, hindi na yan maalis. Testingin muna natin. So ayun, gumagana naman siya yung double contact niya kapag na-press mo yung brake lever. So umiilaw lang kasi yung isang filament sa taas kapag buhay yung makina. Pero yung isang filament sa baba, yung double contact niya, umiilaw yon kapag pre-press mo yung brake lever. Pwede niyo na ulit ibalik yung ating taillight lens. Ganun lang siya kadali. So pagbalik naman ng taillight lens mga paps, madali lang din siya. Pupush mo naman siya paloob. Sasakto mo dun kung saan mo ilalagay, then push mo lang paloob. Kung mapapansin nyo yung taillight lens natin is meron parang silicone dito sa tabi. So para sa waterproofing yan, hindi pasukan ng tubig at mas secure siyang ilagay. So ibalik na natin. Pag nakapwesto na siya, i-push niyo lang siya paloob para lumapat.
Ayan, nakalapat na siya lahat. So, pwede nyo nang ibalik yung dalawang screw. So, ayun. Tapos na. Ganun lang siya kadali, mga repa. So, next naman natin yung kung paano magpalit ng ating headlight bulb. So, lahat ng ilaw ko kasi puro stock pa yan. Stator connected, wala pang battery operated dyan. So, madali lang din magpalit ng ating headlight bulb. Nga lang, magkakalas tayo ng fairings, itong pinakamukha niya, para ma-access natin yung bumbilya sa loob. Hindi tulad ng taillight, mag-i-screw ka lang. Mapapalitan mo na ang bumbilya kasi mula sa loob naman to kailangan nating alisin itong fairings para ma-access talaga yung mismong kabitan ng bumbilya. So yung fairings naman ng mukha is may tatlong bolts dito sa unahan, dalawang screw sa ilalim, and then dun sa likod sa may malapit sa ignition may apat na screw yon, yung kung stock pa yung mga tornilyo nyo may apat na screw doon, isa rito sa may bandang taas gisa, then dito sa may bandang ilalim dito tsaka dito meron dong dalawa ring screw, so bali apat. So simulan na natin. So ayan mga repa, kung natanggal nyo na yung mga bolts at saka tornilyo yung dapat alisin, pwede nyo nang iangat pataas yung fairings para tuloy na siyang maalis. Ayan mga paps, pasensya, sobrang dumi pa. So ayan, natanggal na natin yung fairings mga paps. May connection pa kasi siya dito. Yung pinaka harness nung lights natin na nakakabit sa fairings, nakakabit dun sa mga linya, papunta naman dun sa mga connection niya dun sa papuntang battery tsaka stator. So itong clip na to alisin lang natin para mahiwalay natin yung buong mukhang fairings. So ayan, na-detach na natin sila. So kung natanggalin nyo na yung bumbilya, madali lang din naman siya. Alisin nyo lang itong rubber cover. Para makita niya yung pinagkakabitan ng ating bulb. So ayan yung mga wires niya na nakakabit dun sa bracket ng ating bumbilya. Ayan. I-push nyo lang din siya ng konti and then ikot nyo counterclockwise hanggang sa umangat siya. Ayan. Kaangat na siya. And then, ayan, yung harness or yung pinaka pinagkakabitan ng ating ground ng ilaw. Madi-detach mo na siya. So, kapag naalis mo na yan, pwede mo nang hugutin yung bumbilya kung papalitan mo.
sa pagbabalik mga idol, madali lang din siya. Kailangan mo lang dandaan is itong medyo nakalitaw na bakal dito. Ayan, itatapat mo lang dun sa ayan, dito sa part na to para tama, na alam mong tama yung pagkakalagay mo. Ayan. Itong part na yon, dun yung designated area kung saan mo siya dapat ilagay. So, ayun, makikita mo, sakto siya doon. May puwang talaga yung pinakabakal or bracket ng ating headlight para doon sa naka-emboss na bakal na yun. So, kapag tama na yung pwesto mo, pwede mo na ulit ibalik itong connection niya sa wire. So, may tatlo ding naka-emboss na bakal yan. So, tatapat mo lang din yan dun sa tatlong butas na yun dito. Pag ilalagay mo, and then kung sa pakalas is counterclockwise, sa pagkabit naman is clockwise. Ayan. Medyo push mo lang din siyang konti. Ayan. Tapos, kapag na-push mo na siya, at nandun na siya sa may pinakakanal, iikot mo lang siya yan, clockwise. At, ayan, secure na ulit siya. Pag secure na siya, pwede nyo na ulit ibalik yung rubber na cover. So, yung isa naman, may nakasulat. Makikita nyo, top. So, yan dapat yung nasa taas. So, ganun lang siya kadali mga paps. Tapos na. So, yung huli mga paps is kung paano tanggalin yung ating spark plug. So, bago tayo magka-access sa ating spark plug, kailangan muna nating alisin yung ating engine cover. Kung hindi na kayo nagamit ng engine cover na fairings, mas madali. Diba? Pero kung naka-engine cover pa kayo, alisin muna natin to. So, may limang screw lang naman yan. 1, 2, dito sa kabila. 3, dito sa may gitna. And then, 4. Ayan, dito sa loob. Natatakpan ng upuan. And then, sa kabilang side, meron pa isa. Yan yung panlima. So kapag naalis nyo na yung mga screw, pwede nyo nang hugutin yung ating engine cover. Ayan, naalis na natin mga repa. So sa right side ng ating motor mga idol, nandun yung ating spark plug. So ito yung spark plug top nya na nakakabit dun sa ating ignition coil doon sa loob. So ayan, tatanggalin mo muna yung spark plug cap na yan para makita natin yung mismong spark plug. So ayan, kung mapapansin nyo, yun yung dulo ng ating spark plug. Spark plug kasi natin is para makalas mo, kailangan mo ng 16 mm na socket wrench.
mas okay at mas madali mo siyang makakalas kung may designated tools ka talaga na pangkalas ng ating spark plug. So isa doon is yung ating yung socket wrench na 16mm at saka kung may ratchet ka, mas maganda. So ako kasi wala akong ratchet, socket wrench meron ako 16mm, pero kinustomize ko siya para magamitan ko siya ng ano, ng open wrench sa pagkalas. Pakita ko sa inyo. So ito yung 16 na millimeter ko na socket wrench. So medyo mahaba din siya. Kaya ginawan ko na lang ng paraan. Since yung ating spark plug kasi is medyo malalim yung pwesto. So kailangan mo talaga ng medyo maikli nito at saka yung nga yung ating ratchet kung meron ka. So sa akin pwede rin naman siya. Kaso kapag nilagyan mo ng extension para dito, hindi na siya magkakasya. So ang ginawa ko, ayan, grinder ko yung dalawang side nung aking nitong socket wrench na to. So para magkasya yung ating 19mm na open wrench. Para makita nyo at maintindihan nyo yung sinasabi ko, ito, ayan, grinder ko ngayon dalawang tabi para magkasya yung aking 19mm na open wrench. Bali yung gagawin natin mga idol is ipapasok natin tong socket wrench dun sa butas ng spark plug. So ayan, nakapwesto na yung ating socket wrench dun. So gagamitin ko naman yung aking 19mm na open wrench para matanggal siya. So ilalagay ko lang dito. Ayan. Tapos sa pakalas kasi counterclockwise din. So paalala ko rin, bago kayo magkalas ng ating spark plug, siguraduhin nyo muna malamig na yung makina para iwas loose thread tayo. Ganun din sa paghihigpit ng ating spark plug. Ha. Dahan-dahan lang para hindi siya ma-loose thread. So napaluwag ko na siya mga idol. Since kapag ito yung ginamit ko na na socket wrench sa pagkalas sa kanya, sa sobrang haba nito, kapag maluwag na yung ating spark plug, hindi na natin mahuhugot. So gumagamit pa ako nung isa na wrench din, ito, para mahugot ko yung ating spark plug. So sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong designated talaga na pang kalas ng ating spark plug, mas madali, hindi ka na magpapalit-palit ng kung ano pang tools. Tuloy-tuloy nyo lang yung pag-ikot pakalas para lumuwag at mas madali nyo na siyang mahugot. Kung ramdam nyo na mas maluwag na talaga siya, pwede nyo na gamitan ng kamay nyo na lang. So ayan mga paps, nahugot ko na yung ating spark plug. Gamit ko pa rin yung ating FMP na Iridium spark plug. So almost mga 5 months ko na siyang gamit. And then sa 5 months na yun naman, para sa akin, okay pa rin naman yung niya, performance niya. So ayan nga mga paps, natanggal na natin yung ating spark plug. So kung ibabalik naman natin, so ganun din, tatapat mo lang din siya dun sa screw thread niya dun sa ating cylinder head, and then pwede mo na siyang higpitan ulit. Syempre since nagtanggal na rin naman ko ng spark plug, i-review na rin siya kung
rich ba siya, clean o perfect or tama lang. So sa akin naman, as of now, medyo maganda naman yung sunog niya. Hindi siya ganun kabasa, hindi rin siya ganun tuyo, and then may pagka brown yung center electrode niya. Ayan. So okay naman yung ano niya, sunog niya. So ibalik na natin. Pag nahanap niyo na yung ano, yung paglalagyan niya, higpitan mo muna siya ng ano, gamit yung kamay. Ayan. Para at least kapag ginamitan mo ng wrench, mas madali na. Ayan, nakapwesto na ulit siya. Gamitan lang natin ng wrench para mas madali mo siyang maikot. So sa paghigpit, clockwise naman siya. So kung medyo mahigpit na siya at malapit ng dun sa dulo, gagamitin ko na ulit yung aking 16mm na ano, improvised na socket wrench. Ayan. Tapos gamitin ulit natin yung ating 19mm na wrench para totally natin siyang mahigpitan. Sabi ko nga, dahan-dahan lang sa paghigpit ng ating spark plug kasi ayaw na, ayaw natin siyang ma-lost thread kasi mas malaking problema yung mangyayari pag ganun. So ayun mga paps, ganun lang siya kadali. Kapag mahigpit na, ibalik mo na ulit yung spark plug cap sa pwesto niya. So ayun na ulit, nakakabit na ulit yung ating spark plug. Hanggang sa susunod na episode ulit mga idol. So huwag niyong kalimutang mag like, share or subscribe sa aking channel. So this is G Rider, ride safe and peace out.